Bay, nakita niyo ba si Bong? Ate, bago po ako umalis, nandiyan po si Kuya Bong. Tapos, dito ko kay John John, sabi niya wala si Bong. Palit na ako ng damit. Kasi po ate, babalik po ako. Pagbalik ko, alas 7 na kayata yan. Doon, sinuntan ko sa may tindahan. Kasi kami pagkaan niya. May dala siya, ano, kawak-awak na beer. Oh, beer. Naginom na naman si Bong? Opo. Agoy. Naginom siya. Kasi ano na yun, pakalamang bisis na yun eh. Hindi ko lang sinabi ka sir kasi sobrang pago. Hindi ko na rin yung sinabi sir, nahiya ako. Nakita ko na yung red horse. Tinago sa puste. Agoy. Ay sabi niya, Bong, sabi mo din na yan, pinom ka na naman. Ay hindi, isa lang to. Hindi naman ako tatakas, sabi niya. Wala ko naman, nandito na. Kaya nakalap na, hindi ko na may pintuan. Yun, umuwi na rin ako kasi gabi na yun. Tapos ito naman si Bay, nung umalis ako, dumating din siya. Siya din naman bantay kay Bong. Atakas na naman si Bong, natakasan tayo. Yung binanggit ko sa inyo noon, kapag kalimbawang ginawa niya pa rin yan, ipapasok natin ulit sa rehab, di ba mga ka-business? Kasi parang ano ito eh, try and error, ganun ano, subok. At sa pag-asa nga natin na siya ay okay na. Pero ganun pa rin. Tikaayusin ko lang yung camera. Kumakita natin, sikapin natin mapauwi. Tapos iparehab ulit. Mga ka-business baka, samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po supportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. So, cartoon character. Portal po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat, reaction video ulit tayo guys. Sa araw na ito ay pag-usapan natin ang pagpapasaway na naman itong si Kuya Bong, ito na nga guys. Muli na namang tumakas o umalis ng walang paalam itong si Kuya Bong kay La Ka-Business. Napansin nga daw ni Mrs. Ka-Business na wala si Kuya Bong. Kaya tumawag ito kay Biday para magtanong kung nakita ba si Kuya Bong. Kaya lumabas si Bay Papaya para hanapin si Kuya Bong, at nakita nga daw ito ni Bay Papaya na umiinom ng alak sa may tindahan, kaya ang ginawa ni Bay Papaya ay pinauwi ito sa bahay nila ka-business. Pero bago pa makita ni Bay Papaya ay nakita rin daw ito ni Kuya Damo na umiinom nga ng alak, sinubukan pa nga daw na itago ni Kuya Bong kay Kuya Damo yung alak na iniinom niya. Kaya tumawag siya kay Mrs. Ka-Business para sabihin na nakita niyang nag-iinom si Kuya Bong sa tindahan, at sabi nga daw ni Mrs. Ka-Business na pauwiin na itong si Kuya Bong. Bago nga daw umuwi si Kuya Damo ay nakita naman daw niyang pumasok si Kuya Bong sa bahay ni Ka-Business. Chinek pa nga daw niya at nung makita niyang nakasarado na yung pinto o gate ay nakampante na siya na nasa loob na si Kuya Bong. Pero bago daw umalis si Kuya Damo ay naandun na nga rin daw itong si Bay Papaya para tingnan at bantayan na rin si Kuya Bong. Pero sabi ni Kuya Damo ay pangalawang beses na anya yun. Kasi nakita rin daw niya nung nakaraan na uminom din ng alak itong si Kuya Bong, nahiya na lang daw siyang sabihin kay La Ka-Business dahil alam niyang pagod na ang mga ito at may malaki pang ang problema na iniisip dahil nga sa pagkakasakit ni Kuya Boknoy. Pero itong sinabi ni Bochok ang masyadong nakakabahala, nung magkita nga daw si Kuya Bong ng foil sa tindahan ay itinuro daw ito ni Kuya Bong sa kanya,
Kaya naisip niyang hulihin si Kuya Bong kung gumagamit ba ito ng drugs, at nung tanungin nga niya kung may nakukunan ba daw si Kuya Bong ng droga, ang sabi daw ni Kuya Bong ay, oo, sa barkada ko. At dito na daw siya niyaya ni Kuya Bong na bumili ng drugs, at sagot na nga daw ni Kuya Bong yung panggas, at dito na rin niya sinabihan at pinayuhan si Kuya Bong na tuluyan na niyang iwasan o iwan ang kinalulungang bisyo. Ibig sabihin, hindi lang talaga alak at marijuana ang naging bisyo ni Kuya Bong, kundi gumagamit din ito ng pinagbabawal na gamot. Balik tayo sa nangyaring pag-iinom at pagtakas o pag-alis na naman nga ni Kuya Bong. Inakala nga po ni Kuya Damo na nasa loob na nga ng bahay nila ka-business itong si Kuya Bong. Pero tulad ng inakala ni Kuya Damo na nasa loob na si Kuya Bong, ito rin yung inakala ni Bay Papaya. Kaya nagulat na lang sila nung umaga na wala na nga dun si Kuya Bong, kaya sobrang dismayado si ka-business sa ginawang ito ni Kuya Bong. Pero halip na magalit si ka-business ay pangunawa pa rin ang bukang bibig niya para kay Kuya Bong. At ang balak nila ay ibalik na lang muna ulit si Kuya Bong sa loob ng rehab. Kung tutuusin, nakakaawa naman talaga ang itsura ni Kuya Bong tuwing dadalawin ito nila ka-business sa loob ng rehab. Dahil pakiramdam nga niya ay nakakulong siya doon, pero sa tingin ko mas nakakaawa ito kung unti-unti siya ilulupog ng dahil sa pagka-alcoholic niya. Kumbaga, ang ginawa nilang paglalabas kay Kuya Bong sa rehab ay parang pagsubok din kay Kuya Bong kung nawala na nga ba sa sistema ng katawan niya ang alak at droga kung talagang gumagamit siya nito. Kasi hindi naman talaga natin masasabing magaling na itong si Kuya Bong kung hindi susubukan. At ito nga yung resulta, ilang araw pa lang ay uminom na ulit ito, kaya mukhang mas mainam nga ay ibalik na lang ulit sa rehab. Wala naman talaga tayong negatibong masasabi sa mga ginawa ni ka-business para kay Kuya Bong, dahil ipinaramdam na nilang lahat kay Kuya Bong yung malasakit at pagmamahal bilang isang pamilya. Mahirap namang sisihin din natin itong si Kuya Bong dahil hindi naman natin alam kung ano yung bigat sa kanya ng mga pinagdaanan niya, bakit siya nahantong sa pagiging alcoholic, at ayon pa nga kay Sir Long ay may depression din itong si Kuya Bong. Kaya tama si ka-business, higit pang pangunawa ang kailangan nating ibigay kay Kuya Bong, pangunawa hanggang sa tuluyan na siyang gumaling. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po, at muli maraming thank you po sa patuloy na nanonood ng aking mga video. God bless po sa inyong lahat. Suyo po kami ni Mrs. Ka-business na pakisuportahan po yung aming second YouTube channel, yung Ka-business Family. Yes po. Ayun na, maraming salamat po mga ka-business naming minamahal. At dun sa mga nakapag-subscribe na, eh, maraming salamat po. Sana patuloy niyo pong tangkilikin yung aming mga videos, ng aming mga vlog. Ayun, maraming salamat po. Ka-business Family. Ka-business Family po, please subscribe po. Salamat po.